Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Luke 12:15. Sinasabi ng Panginoon dito sa atin na magbantay tayo sa ating isip, sa ating puso, sa lahat ng uri ng kasakiman. Naalala ko tuloy during the time of Abraham and Lot in the book of Genesis chapter 13, nung panahong pinagpala ng Panginoon yung family ni Abraham, including his clan, at meron siyang pamangkin doon na si Lot. Sa dami ng ating mga ship, sa dami ng ating mga properties ngayon dito, minsan nag-aaway yung ating mga servants. Hindi tama na sila laging nagbo-boxing. Wala namang UFC rito sa ating. And so sinabi ni Abraham kay Lot, hindi tama na nag-aaway yung ating mga servants. So I am deciding na mamili ka kung saan mo gustong tumira with your, anyway, you have your own business naman na, and you run your own business. So mainam siguro na mamili ka saan mo dito gustong tumira. If you choose the right, the north side, I will go to the south. If you choose to go to the north, dito ako sa kabila. Sabi ng ni Lot, okay, uncle. At habang nagsusurvey itong si Lot, tinitignan niya yung kung saan siya titira. You know, pinili niya yung the plain one, yung kapatagan, yung merong tubig. Pinili niya yung talagang mas nakakaangat, mas magandang lugar, pasture land, kaysa doon sa, yun yung pinili niya. And so sabi niya, uncle, dito ang sa akin, sa kapatagan. Salamat at pwede na kaming magsimula bukas na bukas din. Sabi ni Uncle Abraham niya, okay, I am releasing you the blessing. Inutihan nga na siputan ni Lot. Inpalubos na nga diyan ay espiritu iti kinaagom. Kinaagom in the sense nga idinapan na isurvey diyay sular. Kinita na diyay mas napimpintas. Diyay no ay nga komportable iso na. Hanangay nga pinanunot nga laklakay mat ni uncle na. Hanangay nga pinanunot nga nungay ni uncle ko ti agpili. When no ure isurvey daytoy, syak nga ti agdecide nga mang ibaga, uncle, daytoy nga iti maymayat na pagyanan ta senior citizen kamutan. Hangabalik niyak ta ubingak kat ure daytoy andapay ti medyo mabuldoser ti bagik. Anyway, ti rason no apay nga binmaknang akot gapukan ka. Ti respeto man lang ko ma. Ya, nga haanta, ginundawayan na. Nga agpaiso, intud ni Abraham, Uncle Abraham, kinya na di jay privilege na agpili. Nga ada kinya na, mabalinamot ko mga kunaan nga uncle. Nungay si Kati, umuna nga agpili. Tabagik ti mabati. Or, mabali naman ko mga kunaan na, napan ko si Nerve, uncle, kat, ura dito ti bagim ta na pinpintas. Dito'y medyo adati ma-repair. Isu ti kukwak. Mabali naman ko mga, di dito ti aramidin, nga inaramid na ng sabali. Talaga nga, inuhaan na nga nasiputan. He is not aware, actually, na pinasok siya ng hindi magandang klase ng karakter ng spirit na greed. And so, yun ang nangyari. But later, nung naghakahiwalay na sila, sabi ni Lot, uncle, bye-bye. Text na lang. Anyway, may ano naman, messenger from time to time. Let's chat sa Facebook.
Bye-bye. So, dinagsina dan. Kanya lang pagdating ni Lot doon sa pinili niyang lugar. Wow, napansin niya. Everyday, haan nga makaturog iso na hindi siya makatulog dahil yung mga kapitbahay niya, doon pala doon sa yung pinili niyang lugar, boundary pala yun ng Gomora, eh grabe yung kanyang mga kapitbahay. Puro da snatcher, mga kaw, mga hudlum. And so sabi niya, grabe, dito yung klase, you know, nagrigat mo, tikarubang katahan mo nga. Ka-vibes, yung hindi ka komportable. Inaway ko na namat ni Apo Diyos kini Abraham. Abraham, si kamat, ikimang irokat, timatam. Kat amin nga magawaat, nakitaan timatam. Iso, tikokwam. Lubos-lubusan na ang pinagpala ng Diyos yung buhay ni Abraham, yung kanyang negosyo, yung kanyang pang-araw-araw na buhay. Lalo pa niyang pinagpala nung sinabi niya, lahat nung maaabot ng mata mo, iyo. Dahil nakita ko yung karakter mo. Everyday, hindi mo inaalaw yung spirit ng greed na papasok sa'yo. And so, you know, we can also start our day this very morning saying to the Lord, Panginoon, Lord, thank you dahil babantayan ko ang aking puso, ang ating isip sa lahat ng uri ng kasakiman. And at the end of the day, Lord God, at kinabukasan, magkakaroon uli ako ng bagong umaga na punong-puno ng kapayapaan sa aking puso instead of greed. Salamat po in Jesus' name.